Nag-iimbestiga na rin ang Commission on Human Rights sa pagpatay sa komentaristang si Percy Lapid. Ipinarinig naman ni Senadora Rizza Ontiveros ang audio recording tungkol sa banta sa buhay ng pamilya ni Lapid. Narito ang aking report. Ano ba ang pangalan niya, sir? Hindi na kailangan sabihin mo sa Cairo, Roy Mabasa. Opo. Ibang buhay niya, pati ang buhay ni Mark Mabasa. Ito ang pag-uusap sa telepono ng anak ng broadcaster na si Percy Lapid at ng isang hindi nagpakilalang lalaki. Sa audio recording na ibinigay ng pamilya Mabasa kay Senator Rizza Ontiveros, ipinarating ng lalaki ang umano'y banta sa buhay ng anak ni Lapid na si Mark at kapatid niyang si Roy Mabasa. Naipahayag sa akin ng pamilya ang mas partikular na detalye ng paulit-ulit na pananakot at pangingikil, pati ang anak ni Percy na si Mark ay nangangamba na dahil pinangalanan na rin siya ng anonymous caller na ito. Pero bukod sa pagbabanta, may pinangalanan ding personalidad ang anonymous caller na sangkot umano sa pagkamatay ng komentarista. Involved si General Bantag sa pagkamatay nito si Lapid. Kasali si General Bantag. Ngayon si Roy na naman. Ayaw naman maniwala ni Roy sa akin. Maliit talaga lang itingi ko kay Roy para lang i-send ko sa kanya ang audio voice ni General Bantag at saka ni General Portal, Major Portal, isa na isang in-between dito sa Maximum. At saka kay yung artista dito niya na kulong. Bukod sa tawag, tinadtad din daw ng text messages ang anak ni Lapid na si Mark nitong Sabado. Hiniling din itong isikretong usapan nila dahil delikado daw ang buhay niya dahil nasa loob pa siya ng kulungan. Gusto rin daw niyang makausap si Roy Mabasa at may ipapadala raw siyang voice record di umano ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Nakatakdang ibigay nila Senator Ontiveros ang mga audio recording at text messages na naglalaman ng pagbabanta sa pamilya Mabasa sa NBI at PNP para matrace ang source o pinagmula nito. Naniniwala din daw ang senadora na makakatulong ang mga ebidensyang ito para malaman sino ang nasa likod ng pagpatay kay Percy Lapid. Hindi rin daw inaalis si Senator Ontiveros ang posibilidad na baka nanuloko lang ang mga tumatawag at nagbabanta sa pamilya Mabasa, kaya dapat daw silang mapanagot kung sakali. Tiyempo sa pagdinig ngayong araw, humarap sa isang case conference si Roy Mabasa kasama ang Commission on Human Rights. Kwento ni Roy, inalok na siya ng PNP na bigyan ng police escort pero tinanggihan niya ito. Sapat na raw na may pulis na nakabantay sa bahay ng mga anak ni Lapid. Hanggang sa ngayon ay kami po ay hindi pa nakakagawa ng desisyon kung kanino kami kukuha ng aming seguridad. Sapagkat ito po ay napakasensitibong bagay dahil it involves the lives and safety of our family members. But just the same, open po kami. Handang magsagawa ng sariling investigasyon ng CHR sa pagkamatay ng itinuturong middleman sa krimen na si June Globa Villamor. Isusumitin ng ahensya ang kanilang findings sa Department of Justice bilang kanilang rekomendasyon. The nature of the investigation being conducted by the CHR is a fact-finding investigation. So, maaring merong pagkakapareho ng investigation na kinakandak ng NBI and ng PNP. But ang bottom line naman ng lahat na ito is malaman natin kung sino talaga ang who's the persons behind the murder of Ka Percy.